Ang taong makikilala po natin ngayon ay halos 60 years nang gising. Yes, tama po ang inyong narinig mga kababayan. Halos 6 na dekada nang hindi nakakatulog ang taong ito. At ang nakakasurpresa pa dyan, marami pa palang katulad niya na hindi nakakatulog sa napakahabang mga taon sa buong mundo. Yes, as in zero sleep talaga kahit na konting minuto lamang or idlip. Ang malaking katanungan ngayon, ano ang dahilan kung bakit nagkaganito ang mga taong ito? At ano ang nangyari sa kanila pagkatapos ng napakahabang taon na walang tulog? At ano nga ba ang sinasabi ng mga eksperto patungkol rito? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan! Alam niyo po bang mga team puyat tayong mga Pinoy? Ayon sa inilabas na pag-aaral ng St. Luke's, mayroon raw 10 million na mga Pilipino ang nagsasuffer sa sleeping disorder na insomnia. Sobrang dami nun ha. Kung pagbabasehan ang ating kabuuang populasyon, halos isa sa bawat 10 Pinoy pala ay mayroong insomnia. Katunayan nga, dahil sa sobrang dami ng team puyat sa Pinas, ay na-consider pa tayo noong 2014 na one of highest rates of sleep deprivation in the world. Hindi po ako ang nagsabi niya na, kundi ang St. Luke's mismo, ang isa sa pinakamahusay na ospital sa ating bansa. Pero ang mga taong pag-uusapan po natin ngayon ay higit pa ata sa insomnia ang kanilang nararamdaman. At marami sa kanila ay walang malinaw na findings ang mga eksperto. Siyempre, unahin na natin ang pinakamalala, ang taong hindi natulog di umano ng 60 years. At ito ay walang iba kundi si Ngoc Thai. Sabi sa mga headlines, 60 years na siyang hindi natutulog. Totoo kaya ang mga headlines na ito o exaggerated lang? Well, pinuntahan actually ng maraming mga reporters at writers ang taong ito. At kamakailan lang ay isang sikat na vlogger na nagngangalang Drew Brinsky ang dumayo sa kanyang lugar sa Vietnam. Doon ay nalaman niya na totoo ngang hindi natutulog ang taong ito mula pa noong taong 1962. Iyan ay nasa 61 years na to be exact. Pero kahit na ganun, ay kitang kita naman natin na malusog pa ito sa edad na 80 years old. Katunayan nga ay umiinom at naninigarilyo pa siya. Nagtatrabaho pa sa umaga at sa gabi. Tila ba isang supernatural being na ang taong ito dahil sa kanyang kakayahan na hindi natutulog sa napakahabang mga taon. Ngunit paano nga ba ito nangyari? Nagsimula raw ang lahat nung siya ay bata pa. Nagkaroon di umano ito ng isang matinding lagnat at nang siya ay makarecover sa lagnat na yon, kailanman ay hindi na siya nakakatulog. Hindi maipaliwanag ng mga eksperto kung paano ito nangyari. Naniniwala naman ang ilang mga doktor na maaring yung pagpapahinga ng taong ito ay yun na yung time na natutulog siya. Pero hindi sangayon si Ngoc Thai rito dahil alam niya sa kanyang sarili na laging gising ang kanyang diwa. Sinamahan ng vlogger na si Drew Binsky ang taong ito sa gabi. Marahil ay gusto niyang alamin kung ano talaga ang ginagawa ng taong ito habang tulog na ang mga tao. Doon niya nakita na gumagawa lang pala ito ng rice wine sa magdamag. At doon niya nalaman na hindi talaga natutulog ang taong ito. Katunayan nga, hindi ito umiinom ng kape, kundi rice wine lamang at tsaa. At sa magdamag ay lagi itong nakakaubos ng 1 litrong rice wine dahil feeling niya nakakatulog siya pagkatapos niyang malasing sa alak na yon. Naniniwala ang taong ito na yung kanyang pagkalasing ay yun na yung version niya ng pagtulog. At umaabot ito ng halos 2 oras. Ang buong akala ni Ngoc Thai ay nag-iisa lamang ang kanyang kondisyon sa buong mundo. Pero mali ang kanyang hinala dahil marami pa ang katulad niya. At narito po ang ilan sa kanila. Noong 1970s ay mayroong isang babae na nagngangalang Ines Fernandez na hindi nakakatulog sa halos 30 years. Naitampok pa sa isang sikat na magazine sa UK na tinatawag na Fortean Times ang kanyang kwento noong 1975 ayon sa mysteriousuniverse.com. Nakuha raw niya ang kakayahang ito noong 1942 nung bigla na lamang sumakit ang kanyang ulo. Talagang humagulhol pa siya sa sobrang sakit.
At matapos mawala ang sakit na yon, ay eto na nga ang nangyari. Kailanman, hindi na siya nakakatulog mula noon. Lumapit siya sa mga eksperto at mga doktor at nakita nila na mayroon siyang insomnia dahil sa problema sa kanyang gallbladder. Nagsuggest ang mga doktor noon na kinakailangan niya ng isang operasyon. Fast forward naman sa taong 1991, isang music teacher mula sa Chicago na nagangalang Michael Cork ang nakaranas rin ng kondisyon na ito. Ito ang sinulat ng worldoflucidreaming.com. Pagkatapos raw ng 40th birthday ng taong ito, ay hindi na siya nakakatulog kailanman kahit anong pilit niya. Lumapit siya sa mga eksperto pero wala talagang solusyon sa kanyang problema. Hanggang sa umabot ang 6 months nang hina ang kanyang katawan at siya ay tuluyan ng pumanaw. Ito namang si John Alan Jordan ay may kakaibang istorya sa kung paano niya nakuha ang kakayahang hindi matulog. Nangyari ang lahat sa kanyang first job sa laboratory ng isang dairy company. Dahil sa isang partikular na dahilan ay nagalit ito at nawala sa kanyang sarili. Habang nagwawala ay nakalimutan na niya ang mga safety protocols sa laboratory at hindi na siya nakapagsuot pa ng gloves. Dahil dyan ay nahawakan niya ang mga kemikal na propanol, katon, ammonia, hydrochloric acid at mga industrial strength detergent na sobrang matatapang talaga. Matapos ang ilang linggo mula nang mangyari ang insidente ay biglang nanghina si John. Palagi na lang siyang pagod, nangihina, hindi makatulog at mabilis at unti-unting nawawala ang kanyang memory. Dahil dyan ay lumapit po siya sa mga eksperto. Nung una ay binigyan po siya ng mga sleeping pills. Pero pagsapit ng taong 2006 ay tuluyan na talaga itong hindi makatulog kahit anong pilit niya. As in, hindi na po tumatalab sa kanya ang mga sleeping pills. Sa kasalukuyan, siya ay 40 years old na. At ang ginagawa niya ngayon ay nagme-meditate ito madalas bilang alternatibo sa hindi niya pagtulog upang ma-relax ang kanyang utak. Kakaiba naman ang kondisyon nitong si Tony Wright mula sa England. Bagamat hindi ito katulad ng mga nabanggit noong una na mga taong hindi nakakatulog, siya ay 20 minutes lamang ang tulog araw-araw. Yes, 20 minutes lang at sa kanyang palagay ay masiglang masigla pa rin ang kanyang katawan kahit na ganun lang. Noong 2012 ay naging laman ng headlines ang taong ito dahil for 30 years ay ganito ang kanyang naging sistema araw-araw. Parang ganito rin ang pinagdadaanan ng Duchess of Cambridge na si Kate Middleton dahil 2 oras lang itong natutulog araw-araw at 18 oras na nagtatrabaho. Pero ayon po sa mga eksperto, stress at anxiety raw ang dahilan kung bakit siya nagkagaganito. Pero kung kayo po ang tatanungin, kababayan, base sa iyong experience, ilang oras or araw ang itinagal mong hindi natulog? Sa akin, mga 18 hours lamang. Nangyayari lamang yon kapag ako ay nagta-travel or excited na pumunta sa isang lugar. And I think that's all for today's vlog. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Ako po si Ebad PUP. Mabuhay ang Bansa Pilipinas. Peace out! Boom! Pero bago po ang lahat ng yan, shoutout po muna sa ating mga kababayan na sumagot sa ating katanungan at tama ang kanilang sagot sa nakaraang video. Una ay si Ma'am Marigold Joyce Barbosa Espinosa. Shoutout sa iyo, ma'am. Pangalawa po ay shoutout rin kay Sir Napoleon Macanas. Yes, shoutout sa iyo, sir. Pangatlo ay shoutout rin po kay Sir Vidal Belen. Yes, sir. Shoutout rin po kay Sir Axel Vincent Areglado na isa ring top fan. At higit sa lahat ay shoutout rin kay Sir Edwin Endriga na isa rin pong top fan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sagutin lamang po ang katanungan na ito para kayo naman po ang may chance ang ma-shoutout natin sa ating susunod na vlog. Thank you!